Okay, stop. Okay, ngayon. Ayan o, ako naman ang magsabi sa inyo. Yan po ay mini mobile printer. Wow! Ngayon lang po na tayo nakakita ng ganyan. O ako rin, amazed din ako. Na, no, once na chirek ko sa internet, na-amazed din ako. So gusto kong isa i-share sa inyo. Kasi ito, last 2014 pa na ayot na ginawa yan. So, ngayon, tawag niyan is mini mobile printer. Saan ba naman nagsimula? Ginawa yan, syempre, sa Israel. Diba? It is the world's first mini mobile printer. Wow. World. Ha? Okay, it is a pocket-sized mobile printer that goes wherever you go. It will print from your phone on any size of the paper. Paano nangyari yun? Sabihin natin yun. Alam mo yan, yung maliit na yan, nagmumove lang yan. Kaganyan lang yan. Diba? Paano ma-operate yan? Of course, hindi siya ma-operate kung walang wifi. Siyempre, parang phone din yan, no? So, ito, 10.2 centimeter diameter. Paano yung diameter na? Ganyan ba? Ay, hindi. Paliit, ganyan. Tapos, ang 7.5 centimeter height, ganyan. Ang weight niya is 350 grams only. So, magkaan siya? Kaya nga, pocket size eh. Ito ay rechargeable. Rechargeable in a way na pag na-recharge na siya, it will last 1 hour. Tapos, ang ipiprint pa niya is 60 pages. Wow. 1 hour, 60 pages. So, hindi ba non-stop siya. Hanggang sa 1 hour lang. Ang wini-work up nila is 100 pages in an hour. Wini-work up pa lang nila. So, nung na-try nila is 60 pages. Ito ay micro USB connection. Sabi ko sa inyo, Wi-Fi connection. It is also any devices such as smartphone, tablets, laptops, and personal computers. So, connectado po siya doon. Hindi po sa ano, yung maliit na may keypad po. I'm not sure if may Wi-Fi po yun. Ito ay, ang print niya is black and white only. In the future, they will work out on the color printing mode. So, let's move to the next track. Ang chinishare ko ngayon is mga inventions ng Israel, ano, para ma-update tayo. So, the second one is Tracimo. Tawag niya na. Tracking device in Israel firm. Ito, it was the new pilot program in the community of Samaria. Using the device, you can see 150 residents above. So if tong device na to, pag nandun siya sa taas, nakikita niya 150 houses, residents along the community. In case of kidnapping or emergency, this device will track the location of users in order to ensure they will be found quickly. It uses the GPS connection, of course. GPS, make GPS po siya. To cellular network and using the international SIM card. So, kahit saan. So, it can quickly connect to any phone system and contact emergency services immediately. So, pag once ito, sabi niya dito, this device will report location and sends emergency alerts to cell phones, computers, and other devices. It will record if the users press yung red na yun. Ipipress niya yun, magbibip po siya. And then, it will send messages to the authorities alerting them that the user is in trouble. So, pag yan, yung parang nakidnap sana, nakidnap, mga ganyan. Kung may nakidnap, mga ganyan. So, matitrace siya. Tracking. Itatrack niya yun kung asan siya. So, kahit kasulok-sulukan ng mundo, pag may gamit ka na ganyan, di ka mawawala. sabi ng officials, one of the officials said that we need to learn from the past and needs to protect our residents. Diba, maraming na inyo news na kidnappings, especially Israel. So, they made this device to help the residents na
matulungan sila. Okay, next is, ano po yan? Diba parang nagsusulat siya? Ang tawag po dyan is free. P-H-R-E-E. Free. Free. Hindi siya free. 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 It is a unique smart pen that tracks handwriting on virtually and surface and display it on any Bluetooth connection, smartphone, tablet, computers, TV, or smartwatch. It uses patented laser technology to deliver what the inventors called an unprecedented level of motion tracking accuracy. Parang ball pen po siya. Na kung saan ka man nagsulat, magsulat ka man dito sa ano mo, dito sa lap mo, natitrace siya doon sa may screen ng computer mo. Okay, diretso siya po na magkoconnect siya, magkoconnect sa computer mo o sa mga laptop mo. So, the device will allow users to take notes. So, para, di ba, tayo ngayon is touch-touch na. Babalik naman tayo doon sa handwriting. Kasi ito, iha-handwritten mo, handwriting mo din sa wall, mapupunta yung sinusulat mo doon sa screen mo. So, parang kahit na nag-take down notes ka, kahit dito sa kamay mo, nag-take down notes ka, pupunta saan mo? Sa screen. Whatever you write will transfer to your screen, either in handwriting or type copy, depending on the application you use. It will make the world your paper. Kasi saan ka magsusulat? Gagamit ka niyan, hindi naman yung kamay. Kasi yung kamay, di ba tayo ngayon nagpibindot kamay. Yung natitrace niya yung ng tip ng kamay, ng daliri natin. Yan, isusulat mo. It can also answer phone calls. Wow. Di ba? Talagang ano siya, high-tech talaga. It sends text and doodle in every notes. Ito ba? Biometrical identification. O, di ba? Kung sino man nagsusulat niyan, malalaman na ikaw pala yun. Alam niyo ang cost nito? $200. Nag-advertise ako, no? Okay, last. At today in the sky, ano nakikita natin dyan? Ryanair. Ryanair is an Irish airline carrier announced last July 7, last week lang, of its first flight to Israel. O, di ba? Ang gandang pakinggan. Magkakaroon na ng flights, airline, papuntang Israel. Saan mang gagaling? With the roads of departing from Europe, like Kaunas, Lithuania, they will gonna start flying on November 5 this year. And then the Budapest, Hungary, Krakow, and Poland. It will start November 10, I think. So this one, 40 miles across the southern Israel to Eilat of the airport. Yung pupunta sa Israel, Eilat or airport. Opo. So, it's about time to start flying to Israel. Diba? They will start this coming November. Yeah, this November, they will start this November. Israel is their 31st country to start the business. So, marami pang mga countries. And Israel is their 31st na mag-join sa mga countries. On the roads, they will expected 40,000 passengers per year. Diba? Ang operation nila is, there's a flight 2 times in a week. So, 2 times lang yun mag-fly. So, they are expecting 40,000 passengers every year. The airline said they will continue to negotiate the Israeli authorities over future routes and look forward to growing Israel tourism and also jobs. Sabi ni Pastora, para hindi mawala yung mga turismo sa Israel, she still keep on
alam natin na malagi po siyang nagtutor doon, di ba? It's because she wants to keep on helping their tourism, right? Kasi pag wala ng tourism doon, how is Israel? So let's pray that more businessmen, more countries will gonna connect to Israel in every areas. So let's pray.